is middle of the day. So, after ilang months, andito naman ulit si Ferson para naman mag-vlog. And I promise na magiging consistent na talaga ako sa pag-vlog. Nag-promise naman ako sa inyo na i-upload ko naman yung mga past vlogs ko. Siguro, for the comeback, ito talaga yung kailangang vlog na kailangan nyo munang marinig. Kasi syempre, sa ilang months na nanahimik ako, dito pala dapat ang tingin. Uy, kasi mayabang ako bago yung camera ko. Shoutout pala sa tropa ko si Carl, yung pinakatipid ako sa iyo ng kalahati ng presyong camera gusto kong bilhin dahil binenta niya ang kanyang camera. So, ayun na nga. Dahil nga nag-promise ako sa inyo, vinlog ko pa rin naman guys yung mga dati kong mga ganap. Yung mga gusto nyo makita, which is yung nag-fiesta queen ako, nag-Singapore, yung mga ganap-ganap namin ng mga magtutropa. Vinlog ko pa rin yun guys, pero ngayon nga dahil magka-comeback tayo. Kasi diba, for ilang months na nanahimik ako sa YouTube is yun din yung months na nagkaroon tayo ng mga controversial issues. It's time to speak up and para naman maipagtanggol ko rin yung sarili ko, it's time then to answer controversial questions. So sa ngayon ay meron akong makakasama na alam kong hindi magiging bias when it comes sa mga questions na pipiliin niya. Kasi nga di ba guys, a few days ago is nag-IG story ako and nagpaas ako sa inyo ng mga controversial questions na sasagutin natin ngayon. Pinili ko ang taong talagang alam kong hindi magiging bias sa mga questions na itatanong niya kasi tagal na namin hindi nagsama eh, so wala siya masyadong alam sa buhay ko ngayon. So ngayon, mapakalala ko na sa inyo! Please welcome Josh Galero! Ati ko! May dala ko pagkain para mas maganda ang chikahan natin for today! Sama tayo, dalawa talaga nag-iingat sama, Anes. Kasi ito yung sa'yo. So si Josh, isa din siya nakasama ko dati sa Talk M. Tom Sim. Perfect. Yung parang ano, aalis na lang saglit pag tulog sila, tapos pagbalik ko, meron na akong mga... meron sa 20... So habang nagchichikahan kami, is meron kaming kakain. Hindi ito sponsored, pero baka naman McDo, diba? Para yun guys, if ever man ibago kayo sa pagmumukha ko ngayon, kapal po ng kilay ko ngayon dahil day 2 po ng aking pag, ano, kasi nagpa-microblade po ako. So oo nga, ito para kung si ano? Si Betty. Sige! Diba, ganda. May tanong pa ako napansin sa'yo eh. May tanong, nawala yung braces mo. Ano yun? Diba, hindi na kita nakilala. Like, hello, sir. The short hair. Sino to? So ito naman yung questions na binigay niyo sa akin. Gigisahin kita ngayon. Siyempre, before anything else, kakamustahin muna talaga kita. Kamusta ka naman? Kamusta yung mental health? Kamusta yung emotional health? Yung physical health, di ba? Ngayon naman kasi, baby, ano na ako ngayon, medyo tahimik na yung buhay ko. Di ba nakapabansin mo naman, for the past few months, parang malayo na ako ulit sa issues, malayo na ako sa mga magay-bagay. So parang nakikita ko yung self ko ngayon na super healthy ngayon sa ngayon. Kasi parang nakafocus ako ngayon sa sarili ko. Okay. So disclaimer lang, yung mga sagot ko po dito is wala pa akong i-drag down na people, pero ang gagawin ko lang dito is i-clear ko lang yung side ko regarding sa questions na kung ano mang controversial question na itatanong sa akin ni Josh. I-clear ko lang yung side ko and kung ano yung sasabihin ko, yun talaga yung totoo sa totoo. First question. What happened to hashtag? Grabe, first question pa lang, vlogs na pala nagad. Ano nga nangyari sa inyo? Kasi na, ano, sa TikTok lang kita palagi napapanood eh. Siyempre, hindi naman tayo masyadong nagkikita. Medyo on and off ko yung dalawa. What happened? What the fuck, Josh? Oo. So, yun nga, ang sinabi ko kanina sa first part is, yung mga sasagutin ko dito is, puro katotohanan lang at kung ano talaga yung nangyari. Ayun, i-clear ko lang din yung side. So, yun nga po, natigil na rin kasi, na-disrespect ako. Napag sinungalingan ako. Interesting! What the hell? Ayun. Gusto ko tanungin yung galing dito, pero paano ka niloko? Nahuli ko. Ano? Lagot! Oh my God! Ano? Ba't nahuli mo? Mm-mm. Paano? Habang nagla-live. Edi, maraming din nakakita nun. Basta habang nagda-live kami, nakita akong nag-notif. Parang third party, kumbaga? Hindi ko alam kung third party. Hindi ko rin alam kung alam din ni Ate Girl nung time na yun. Oh, so meaning to say parang pinagsabay kayo? Parang ganun. Shit! Mainit-init?
Ate, tinakaon mo yung aircon, parang pinagpapawid sa nak. Next question! Ay, ito ate. Sino ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Or may nanliligaw na ba? Ito yung mga gusto kong tanong. Ngayon, di naman may iwasan yung ano, may nagpaparamdam. Di naman may iwasan. Ganda! Oo! Oh. Pero kamukha si Betty Lapeya ngayon. Perfect. Basta, ano? masaya ako ngayon, masaya. Next question! What if, soon, bigla ulit mag-meet kayo mag-ex-tropa kasi nasa iisang circle of friends lang kayo? Siguro, ano, pag nagkita kami, siguro, hindi kasi, naisip ko rin, hindi rin talaga kasi may iwasan eh. Magkikita kami ulit kasi nga, nasa isang circle of friends kami, galing kami sa same management. And if ever magkita, siguro, ano na lang, hindi na yung tulad niyan dati. Pero ewan ko, baka kainin ko rin yung sinasabi ko ngayon. Kasi nga, kami din naman ni Jervy dati. Talagang kinamumuhian ko talaga si Jervy dati. Pero ngayon, super goods kami ni Jervy. Pero sa ngayon kasi, siguro wala na akong amor sa kanya. Like, parang hindi ko na siya... Ayoko nang maibalik yung kung ano yung closeness namin before. I mean, oo, yung good memories talagang tinitreasure ko yun. Pero siguro yung kung paano kami mag-bonding before, feeling ko hindi ko na kaya makipag-ganunan sa kanya. Siyempre, may ano na yan, may kasi, ilang na yan eh. Di na, kasi ako, kaya ko talaga. Kasi, ano ko, in good terms ako sa lahat ng ex ko talaga, be. Pero siguro sa kanya, wala talaga akong amor. Like, parang gusto kong magkaroon ng good friendship sa kanya. Siguro, hindi ko na nakikita yan. Kasi nga, kung ako lang inabala, okay lang eh. Pero, yun nga, pati family ko kasi naabala niya din. So, feeling ko, hindi ko na... Pag nagkita kami, siguro normal na lang din. Civil, ganun, magkakalala na lang talaga, ganun. Wait lang, mamaya na yung question yun. Paano dinisrespect yung family mo? Ito diba, as what you said, okay lang sana kung ikaw yung na-disrespect. Kaso, kasama na din yung family mo eh. Next question! Speaking of exes, diba sabi mo, in good terms ka ng mga exes mo. Sabi dito, in good terms po ba kayo ni Kuya Mati? In good terms talaga kami ni Mati. Actually, recently na din nag-usap-usap kami. Kasi guys, gusto na naman i-share na na-invite kami sa Showtime for Especially For You. Pero ayun, syempre, ako ay respect din naman yung girlfriend niya ngayon. And... ano? May nire-respeto din sa akin. Nanlalamang kayo. Ako na rin mahalungkot din yung past din namin. Pero ngayon, in good terms kami ni Mati kasi, syempre, hindi din talaga mawala yung connection din namin before kasi nga, meron kaming aso. Which is si Seti. Pero masakit man para sa akin, pero kailangan ko siyang i-let go. Ni-let go ko na si Seti, guys, kasi syempre, hindi ko rin naman kasi maalagaan, ganun. And parang sobrang attached din kasi ni Seti kay Tita Brenda. So, ayun. Pero ano, to answer that question, super in good terms kami ni Mati. Kasi wala na talaga. Wala nang something, ganun. Kasi may alam din naman ako sa life niya. May alam din siya sa ako. Ano meron ako ngayon. Kaya, nire-respeto namin ang isa't isa. Next question! Ito ate, sabi dito, anong nangyari? Ba't biglang tumigil si Matt? Manligaw sa'yo? Wait, sinong Matt na naman to? Matt. Pag Matt lang, si Cruz. Ah, si Matt Cruz. So, yun. So, eto guys, siguro tagal ko rin kasi hindi sinagot yung about dito. And in good terms din naman kami ni Matt Cruz. So... Lahat talong. Uy, masetti kasi yun. So, ayun, to answer that question, okay, ganito yan, guys. Kasi, few months ago, parang nag-vlog din siya, diba? So, Matt, kung nanonood ka man, alam ko naman, alam mo din naman kung ano yung sasabihin ko ngayon. Few months ago, nag-vlog siya, and Q&A din yun. Sinagot niya yung question kung naligaw daw ba siya sa akin. And yung sagot niya doon, hindi ko lang nagustuhan. Oh my God. So it's your words against his? Kasi yung sagot niya doon is, hindi naman totoo. So ang totoo po talaga doon, hindi po talaga tumigil si Matt. Nung pinatigil ko po siya manligaw, hindi pa rin po siya tumigil. Nung pinatigil ko siya manligaw, chat pa rin siya ng chat sa akin, update pa rin siya ng update. Yun yung totoo. Hindi na rin, kasi with the issues na nagsisirculate, tapos manager things din, ganun, and then fandom things, ganun. Kasi hindi na siya, hindi na healthy. Pero on a positive side, masasabi ko, sobrang solid din magmahal ni Matt talaga. I mean, ramdam na ramdam ko. Kaya siguro ganun yung nangyari. Kaya siguro nung pinatigil ko siya, hindi din siya tumigil agad kasi grabe nga siya magmahal. Ganun. Pero yun talaga yung totoo guys, hindi talaga siya tumigil after
after ko siyang pinatigilan, talagang nagtuloy-tuloy pa rin siya. That's the truth. So it's your words against his talaga, no? Kasi baliktad yung sinabi niya dun eh, mali naman. So parang kasi ang lumalabas pa rin, parang ako yung naging kawawa kasi parang tumigil siya. Tapos parang naiwan ako sa ere. Ganun yung atake. Next question! Circling back, nagkaroon ba talaga kayo something ni yun yung sabi dito ah. Yes. Ay, ako niloloko ng ganyan-ganyan. Ay, hindi ako niloloko. Ako yung niloloko. Nagkaroon ng something. Talaga. Itsubo ko may deny yun. Nagmakaawa ka, lumuhod ko sa... Kasi ganito talaga yung nangyari noon. Birthday niya. Actually, na-mention na namin ata ito nung vlog namin nung nakaraan. Sige, kukwento ko na lang din ulit. Birthday niya noon, kinausap ako ng dala namin tropa. Parang sinasabi na, Beh, what if try mo lang ito ganyan kasi ganito yung nangyayari. Ganyan. So parang kino-convince nila ako na parang, ano, parang i-work out nga na in real talaga yung kung anong meron sa amin. Ayun, mas nagkakalala kami in a deeper level. Eh, nung una kasi sabi ko, ayoko talagang parang magkaroon kami ng something kasi nga, parang sabi ko, parang kakainin ko na din yung sinabi ko dun sa ex niya. Ayoko kasi masira kung ano yung meron kami. Ayoko din may masira sa amin na parang kapag hindi nag-work in the future, baka hindi kami maging solid na. So, which is, ganun yung nangyari ngayon. Ganun. So, yun talaga yung kinakatakot ko before. Pero, parang, as days passes by, parang sabi ko, napaisip ako na, ano, what if try ko lang naman? Baka naman mag-work, ganun. So, yun, parang, nag-ano ako, parang hinayaan ko lang kung parang go with the flow lang ako sa kung anong meron sa amin ng men na yun. Parang hindi ko pinigilan, hindi ko sinabing wag natin to ituloy, ganun. Parang yun. Kasi nakikita ko rin naman na gusto niya eh. I mean, ina-affirm niya ako. I mean, may words of affirmation. Gatado eh. So, naganto yung gusto niya. Ganyan. Gusto niya and everything. Tapos, ayun. Parang yun na nga. Yung nangyari. Nagkahulihan na, ganun. May nahuli akiz. Nanghingi ng chance, ganun. Basta yun, nagkahalihan. Basta may nabasa ako, ganyan. Tapos nung nabasa ko yun, ayun, nanghingi pa siya ng another chance. Punta sa point na ganyan. Parang nagpakaawa, ganun, nagluhod, ganun. Basta yun, binlock niya mismo sa harap ko yung babae. Kitang ninahuli ko, ganun. Then parang things weren't good na rin after that few days. Kasi parang sa... Siyempre, nahuli mo na. Yung trust. I mean, kaya kong magbigay ng second chance. Basta... Pag binigyan ka ito ng second chance, kailangan, natuto ka na doon. Eh, parang kasi nung nagbigyan ako ng second chance, parang mas lumala, ganun. Like, parang after mo magkakaawa sa ako. Minsan kasi nabubwisit ako sa kabutihan ng puso mo. Next question. May nakita akong hindi familiar na pangalan dito. Sino? Sino siya? Oh, sino siya? Nagbigay ng flowers. Next question. So, siya yung maniligaw mo? Ano? Ko yan. Next question. Do you have an issue with... Wala akong issue sa kanya, pero kung may issue ka sa akin, please, wala kasi akong... I just want to let you know na kahit anong comment nyo dyan, kahit anong sagot nyo or patol nyo sa comment section, hindi ko talaga kayo papatulan kasi I'm not that low para patulan kayo. And hindi din naman ako magsasayang din ng oras para pumatol sa inyo kasi hindi po kayo worth ng time ko. Oh! Material girl! Wala akong guess, bakit kailangan nyo pong... patulan yung ibang comments. Nga, hindi ako napatal ng comments about sa kanila. Masaya na kayo sa buhay nyo, so maging masaya kayo. Ako masaya na ako sa buhay ko, so dapat wala na tayong pakialam. Siyempre, may... Oh my God! Next question. Are you in good terms with Angelica Gigante? Quite curious since puro si Shina lang at ata nakakahangout. Natin. Okay. In good terms naman po ako with Angge. Wala naman po akong... problem sa kanya. And to clear things out lang din po pala. Kasi madaming fans na umatake sa akin during those days ng issue. Parang sinasabi nila, habang nag-live ako, nanahimik po ako. Sinasabi nila na wala kang kwentang kaibigan, gato ganyan. Ganito yung nararamdaman ni ano. Tapos, ikaw wala kang ginagawa, ganyan. Yun yung mga sinasabi sa akin. Which is a part ko, nasasaktan ako. Kasi, marami naman kayong walang alam eh. Pero kami,
nananahimik lang din kami sa gilid kasi nga ayaw na namin madamay. Ganun. So kami, ang ginagawa namin bilang mga kaibigan is parang ano na lang din, to protect, hindi na mag-add ng fuel sa fire. Yun yun. So, to clear things out lang din, in good terms po talaga kay Angge. Sa mga hindi pa nakakaalam, is ano naman na to eh. I mean, napublicize na rin naman tong ganitong klaseng issue. During those time na papunta kami ng Zambales, yung sa van and everything, nung time na yun, ang nag-comfort po talaga sa kanya is ako at si Mahalia. Noong time na grabe yung iyak nun ni Angge habang nasa labas siya ng van, tumawid pa nga po ako para bumili ng tubig para sa kanya kasi nga dehydrated na sa tignan, ganun. So hindi ko naman hinayaan yung kaibigan ko nung time na yun. So, kasi nung time na yun wala talaga po akong alam, wala kaming alam about sa issue nila. So gulat na gulat din kami nung time na yun. Parang hindi ko lang matanggap yung mga sinasabi ng mga ibang fans sa akin na parang wala daw ako kwenta, hindi ko man lang daw ginawa ng, hindi man lang daw ako nag-up nung time na yon. Which is time nga na umiiyak siya doon, hindi ko naman siya iniwan eh. Hindi ko naman siya iniwan na umiiyak lang doon mag-isa. Pero pang point doon na parang gusto ko na lang din magpaiwan. Para lang din, alam kong safe siya and may makasama siya. Actually kami ni Mahalia, nag-offer pa nga kami na after ng Zambales is pupunta kami sa kanya para, syempre kung kailangan niya ng kausap, ganyan-ganyan. Kasi nga, ganun na yun nasa isip ni Angge. Yung part lang na parang napamukha na wala akong walang ginawa, walang nag-comfort. Yun, dun ako nasaktan. Next question. May chance pa ba kayo na magkabalikan ni Jervy, Madam? Oo nga, kamusta ka ni Jervy? Di ba in good terms na kayo? Siguro wala na. Nang chance kami ni Jervs kasi nga ano na kami, parang in super in good terms talaga kami ni Jervs. Like, pero hindi ko siya laging nasisipot. Like, every time na niyayaya niya ako na, be, punta ka dito, ganyan, ganyan. Kasi nga nag-MC siya, ganyan. Tapos hindi na rin kasi ako masyadong lumalabas talaga. Tapos, ayun, wala na kasi parang mas okay na sa akin. Kasi pag binalik ko pa kung anong meron kami ni Jervs, feeling ko, ano eh, yun yung mas may chance na mawala kami ulit kaysa sa naging friends kami ngayon. Kasi mas goods kami as friends talaga ngayon. As in super duper goods. Ganun. Next question! Ito ata yung pinaka-controversial thing. Okay. How was you and Ryan? Okay ba yung friendship nyo and THOC? Sana masagot. God bless. Yung relationship ko with Ryan ngayon, siguro naman in good terms kami, pero hindi na kami nag-uusap. After ko ma-upload yung video na yun. Pero yun, hindi na kami nag-uusap. At some point, sobrang nalulungkot ako sa part na yun. Kasi, ano eh, ibang klase yung na-build namin na relationship ni Ryan talaga. As in, hindi alam yun ng mga sumunod na season. Kasi kami guys, ng season 1, iba talaga yung closeness na meron kami. Ibang klase yung relationship na meron kami ng mga season 1 members. Kasi nga, kami nagsimula ng lahat eh. Walang season 2, walang season 3, walang season 4, walang season 5, 6, and 7 kung wala kaming season 1. Medyo nalungkot lang din ako sa part na yun kasi syempre, kami yung nag-build, kami yung nagsimula. Kami yung pinaka-roots ng naging outcome ng ngayon. Pero sadly, naging ganito yung ending. Masakit sa part ko na parang hindi na kayang mabalik yung before. So, with THOC naman, goods lang din naman. Naging okay naman yung pag-e-end ko naman sa kanila. Mo yung takeaway ko sa video mo. May marami kang issues pero nagiging in good terms lahat. Pero hindi to the fact na parang very close ulit. Pero lahat arm's length na lang. Which you're willing to forgive. Pero you never forget. Yun lang yun. Last question. Bakit mas pinili mong manahimik kaysa lumaban sa mga issue na binibitawan nila sa iyo? Pinili kong manahimik kasi parang wala naman akong kailangang explain sa mga tao. Although, kailangan yun kasi to clear my name din as well. Pero parang feeling ko kasi nag-step down ako sa mga level ng mga nambabatikos. Like, nothing against sa mga taong pag pinagtatanggol yung sarili nila or lang light. Kay Light Lamayo kasi yung parang ano ko, inspiration ko sa mga issues. Kasi si Light, kung nanonood ka man, hello, palaga, tagid ka. So ayun, parang kasi si Light, parang ang daming issues binabati ko sa kanya. Pero after few years, parang nag-gain din niya yung respect ng mga tao sa pananahimik niya. Na parang grabe yung pambabati ko sa kanya. Pero ang binabalik niya is parang yung success niya. Para sa akin, parang yun yung magandang iba to sa mga basher, sa mga taong namamaliit sa'yo, sa mga taong dinadrag ka pababa.
is yung success na meron ako. So ayun. Sana nasagot ko yung ibang mga questions na gusto niyo nang masagot ko sa mga nakaraang buwan. And ayun, lahat naman ng sinabi ko lang is lahat naman yun katotohanan and wala nang halong kakemehan. Pero ayun, just want to say thank you kay Josh for being here sa pagiging unbiased sa questions kasi wala naman talaga siyang alam ngayon sa buhay ko. So ayun, thank you so much Josh pagsama sa akin ngayon sa vlog ko. And ayun, sana nag-enjoy kayo. And I promise guys, natuloy-tuloy na po ang aking pag-vlog ngayon. Ayun, abangan nyo rin dahil may vlog din kami na gagawin kay Josh. Thank you so much guys for watching and see you on my next vlog. Bye! Baboo.